Isang magandang araw po sa inyong lahat, isang panibagong reaction video na naman po ang ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po itong video na to sa News 5 Everywhere. Ang title po nito, Canada, pinalagan ang pag-alma ng China sa pagdaan ng warship nito sa Taiwan Strait. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ng gantong reaction video. Don't forget to like this video kung magugustuhan nyo po ating reaction video. Share this video. Ingat po kayo lahat. At syempre po, simulan na natin to. Let's do this. Nasa Pilipinas ang isa sa mga barkong pandigma ng Canada para sa isang goodwill visit. Kasabay niyan, pinalagan ng Canada ang pag-alma ng China sa pagdaan ng naturang warship sa Taiwan Strait. Nasa frontline ang balitang yan si Camille Samonte. Mula Atlantic Ocean, tumulak ang Canadian warship na HMCS Montreal patungo sa Pilipinas. Bago dumaong sa Manila Port, binaybay nito ang Taiwan Strait para magsagawa ng route and transit. Bagay na ikinainis ng China. Aray. Binabantayan kasi nila ang Taiwan Strait kung saan matindi ang tensyon. Giit naman ang Canadian warship commander, wala silang illegal na ginawa sa pagdaan sa Taiwan Strait. We are committed to a free and open Indo-Pacific. We transited lawfully through international waters, and in doing so, we followed all the rules and regulations as we did so. Grabe talaga tong China, no? Nakakainis na. Napakabuni, lahat na lang po talaga ay talaga pong ginagawan po nila ng issue. Isipin nyo pati tong Canada, no? Dumaan lang naman doon sa Taiwan Strait. Sobra na po talaga tong China. Isipin nyo, no? Wala na po talaga silang kaibigang bansa, lahat talaga po talaga ay kinakalaban po talaga nila. Kaya pagdating po talaga ng finals, no, kung talaga po magdideklara ng gera talaga itong China, ay wala na po talaga silang kakampi. Sipin nyo, lahat na lang ng bansa ay kinakaaway po talaga nila. Nako, nako, China. Diretso nyo lang yan, nako, may paglalagyan talaga kayo sa ginagawa nyong yan. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video, and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. An open Indo-Pacific. We transited lawfully through international waters, and in doing so, we followed all the rules and regulations as we did so. Para kay Canadian Ambassador to the Philippines, David Hartman, simbolo ang goodwill visit na ito sa pagbibigay ng Canada ng importansya sa nangyayari sa rehiyon. The best way to do that, frankly, is to utilize, you know, the sea lanes, right? To utilize that you know, territory to be able to exercise all of those rights that we have all subscribed to. Sipin nyo, ano talaga pong ano, lahat na lang po talaga ng suporta, ano, bumubuhos po talaga sa Pilipinas. Isipin nyo yun. Yun lang pong napakatinding senyales po talaga na matindi po talaga o talagang napakahusay po talaga ng ating presidente na si PBBM. Ganun po yun, kasi po kung talagang kupal po ang ating presidente ay hindi po tayo susuportahan ng napakaraming bansa. Isipin nyo, Canada, napakalakas din pong bansa niyan. At yun nga po, no, dumaan lang sa Taiwan Strait, yung Canada ay talagang ginagawa na naman din ng issue ng China. Tagang yung China po talaga, wala na po talagang ano, magiging kakampi talaga rito, no? Lahat na lang po kinalaban nila. Kaya may kalalagyan po talaga tong China sa ginagawa po talaga nila. To be able to exercise all of those rights that we have all subscribed to. Isa ang Montreal warship sa tatlong barko ng Canada na nagpunta sa Pilipinas. Sakay nito ang 250 Navy personnel. Apat sa kanila, Filipino-Canadian. Lulan din ng barko ang Cyclone Maritime Helicopter na pwedeng gamitin sa pagsasagawa ng anti-submarine warfare, surveillance, search and rescue missions. Meron ding itong extensive anti-submarine at anti-surface warfare weapons. Grabe, no? Puro high-tech ang gamit din pala ng Canada. Grabe. Isipin nyo kung talagang magagamit din po natin talaga yan. Talaga marami na po tayong pang-depensa, no? Depensa po talaga, no? Yun po talaga, hindi po talaga tayo ang magsisimula ng pag-atake. Yan po, sa ganyan po talaga naaalog po talaga ang China sa mga bumubuhos pong suporta sa ating bansa. Kasi alam naman po talaga nila na lahat po ng halos ng sumusuporta ang bansa sa atin ay napakalalakas po talaga. Yung lalong-lalo na po yung US, no, isipin nyo, yo, sobra po silang natatakot talaga doon sa Typhoon missile system po na yon na nasa atin po, no, hanggang ngayon. Kaya ganyan po talaga ang ginagawa po talaga ng China. Sobra po silang nagsasabi lagi na
wag makialam yung US at kahit anong bansa sa sigalot niyan sa West Philippine Sea between China and Philippines. Pero hindi naman po pwede kasi yun. Siyempre magkakaalyadong bansa po tayo kaya magsusuportahan po yung mga bansa na yan. Palibasa po kasi sila ay wala na nga po silang kakamping bansa. Yung Russia naman po sa North Korea at kung ano pa pong bansang kakampi nila ay hindi po basta-basta tutulong sa kanila. Kasi lalo na po ang Russia ay may inaatupag din pong gera hanggang ngayon po, di ba, sa Ukraine. Kaya ito po yung China po talaga ay nalalabi na po talaga ang oras po talaga nila. Wag na lang po talaga sila magsisimula ng gera kasi po makukuyog po talaga ang China. Gumagamit din ito ng sensor para sa under-air warfare defense. 5 araw na kadaong ang Royal Canadian Ship dito sa Manila Port magsasagawa ng maritime exercises ang Canadian Navy kasama ng ating Philippine Navy. Ayan na, maaalog na naman lalo ang China niyan. Halos maraming bansa na po talaga no, ang nagkakaroon ng maritime exercise dito po sa atin sa Pilipinas. Yun po ay talagang matinding pagsuporta po sa Pilipinas. No? Kasi po talaga nakikita po talaga ng buong mundo na tayo po talaga ang hinaharas at binubuli po talaga ng China dyan sa West Philippine Sea. Kaya isipin nyo, no, talagang binubuhusan tayo ng suporta at tulong ng lahat ng malalakas na bansang yan. Itong China naman ay walang magawa kundi manira ng manira na tayo daw nang sisimula ng kaguluhan dyan sa West Philippine Sea. Alam kasi po talaga nila na bumubuhos talaga ang suporta sa atin ng malalakas na bansa. Wala eh, ganun po talaga eh, no? Ang ating Pangulong Bongbong Marcos po kasi talaga ay napakatikas, no? Napakatikas po talaga ang presidente. Isipin nyo na lang po, no, kung ibang presidente po ang nahalal po ngayon, o baka kung sakaling yung dating presidente pa rin po, no? Nako, wala na. Siguro tahimik nga, no? Walang gantong sigalot, pero yun na nga, unti-unti na tayong sinasakop ng China noon. Baka po ganun talaga ang mangyari, no? Kasi po talagang bow down po sila sa China. Samantalang ating Pangulong Bongbong Marcos po ay hindi po papayag na masakop po tayo ng China. Sabi nga po niya, kahit ni Katiting na island o kahit anuman yan na teritoryo natin ay hindi po pwedeng sakupin ng China. Ganun po katikas ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Araw na kadaong ang Royal Canadian Ship dito sa Manila Port magsasagawa ng maritime exercises ang Canadian Navy kasama ng ating Philippine Navy. Mm-hmm. Magandang pagkakataon daw ito para mapabuti ang interoperability ng dalawang bansa habang nagbabantay sa Indo-Pacific. Tama. Sa ngayon, pinag-uusapan na ng Pilipinas at Canada ang posibilidad ng pagbuo ng Visiting Forces Agreement. Yun. Magbibigay daan daw ito para sa military activities at posibilidad ng joint patrols. Ayan ang napakagandang mangyayari po talaga, no? Unti-unti na po yan. Pati malamang, pati po investment, no? Unti-unti yan. Magkakaroon po silang investment sa Pilipinas. Magkakaroon ng trabaho ang mamamayan ng Pilipinas na mula po sa Canada. Magtatayo po ng maraming negosyo, yun nga po, maritime exercises, palalaguin ang ating ano, ekonomiya at ang ating sandatahang lakas. Ganun po yan, simula na po yan, no? At syempre po, panaglayag po ang Pilipinas at ang Canada dyan sa West Philippine Sea, lalong hindi na po talaga makaka-react ng, ano, ng matindi ang China. Hindi na po sila magde-dangerous maneuver dyan sa West Philippine Sea. Dahil napakarami na po talagang bansa ang nakasuporta po sa Pilipinas. Isipin niyo po, no, talaga pong binubuhusan tayo ng suporta ng malalaking bansa. Canada na naman po ngayon, nakaraan, Japan, Australia, isipin niyo, no, US, lahat po yan talaga pong nakasuporta sa Pilipinas. Iyak na naman si Xi Jinping. Gagawa na naman po yan ng black propaganda malamang po, no, tagang sisiraan na naman po tayo yan. Alam niyo na po yung galawan talaga ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte. Ayun lang po, no, ate po nagawa ng reaction video po itong video na to ng, mula po sa News 5 Everywhere. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Like this video and share kung nagustuhan nyo po ang ating reaction video. Ingat po kayo lahat, until next time. Comment down below, no, kung anong saloobin nyo dito sa ginagawa na naman ng China dito po sa Canada, dumaan lang doon sa Taiwan Strait ay kung ano-ano na po ang sinasabi ng China. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.